Hapon, good afternoon. Let's propagate once again. Magparami na naman tayo. Ito siya. Ops. Welcome sa Juplantito Vlogs. Plantita at saka Plantito. It's nice afternoon. First time ko mag-vlog sa hapon. Kasi meron tayong halaman for today. Ito siya. Ito si Syngonium auritum o tinatawag sa iba na rabbit ear. So tingnan nyo guys kung gaano siya kalas. O tingnan nyo, ang laki ng dahon. Actually hindi ako naggamit ng or gumamit ng commercial fertilizer. Ang ginamit ko lang is rainwater at saka tubig sa fish pond. Kaya very lush ang ating Syngonium auritum this afternoon is, ipaalam ko sa inyo kung ano or paano how to propagate this Syngonium auritum or rabbit ear. Yung iba tinatawag nila na bunny's ear. The same kasi tingnan nyo naman, para talaga siyang tainga ng rabbit. So yung iba tinatawag ito na bird or Philippine eagle kasi it looks like bird. Merong pakpak at saka merong buntot guys, tingnan nyo. So tingnan nyo sa sobrang glass niya, hindi na siya magkasya sa paso. So take note, wala itong commercial fertilizer, walang complete fertilizer, walang urea. All I used is rainwater at saka fish pond water. So yung dinidilig ko dito guys, ito. Simple lang, nag-ipon ako ng rainwater pag malakas ang ulan. Gi-save ko sa malaking container. And at the same time, meron doong man-made fish pa namin sa kapatid ko. So, dyan ako kumuha ng water para sa lahat ng mga halaman ko dito. So, I go for organic gardening kasi health is wealth. So, maganda kasi guys, pag wala siyang commercial fertilizer at saka walang pesticides kasi you are breathing fresh air. So, ma-inhale mo yung fresh air. At saka sa halaman naman, tingnan nyo, very lush. So, ganyan si Juplantito. Mag-alaga ng mga halaman. So, ganito lang, very simple. Magkuha tayo ng planting material nito. Tingnan nyo, sa very lush na kayo. So, kunin natin dito guys. Dito natin banda kasi ang laki na siya ng... Ang importante lang, meron siyang aerial roots. So ito, tingnan nyo. Oh, ganito lang, very simple siya. Ito. So tingnan nyo yung nakuha ko guys. Oh. Oh, tingnan nyo. So may aerial roots siya, ang dami. Pero tingnan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 leaves. So, tingnan nyo, ang ganda. So ito, the same sa mga other Syngonium varieties. Pwede nyo siya ilagay lang sa water. Ilagay siya flower base, pwede siya sa water. Pero sa akin kasi, itanim ka agad natin sa lupa guys kasi mas maganda kasi pag nakatanim. At saka, anytime pwede mo i-disperse or ipamigay. So, always ready. So ganito lang. So gumamit ako ng... Actually, ang Syngonium o itong pwede siya walang lupa or soilless medium, no garden soil. So, in case meron kayo nito, tingnan nyo. Ito yung sipilya guys or malaki konti sa sawdust. So, lumber exists siya sa pag mag-abas kayo. So, yun. So, ito yung mga exist material sa mga banswan, sa mga lumber shop. So, all you have to do is just to put... Ganito, soil is medium, so sawdust lang siya. Yung texture niya guys is malaki konti sa sawdust. Pero isituitin nyo na brown or dark brown na siya para hindi masyadong mainit sa halaman at saka ma-utilize natin sa halaman. Pagkatapos nito is diligan nyo. So ito yung technique ni Juplantito, diligan ng rainwater. Pagkatapos, pwede nyo na ilagay sa shaded area. Shaded area for 2 weeks kasi yung healing period ng nakat na halaman is importante na mag
meron siyang natural healing, guys. Dito sa, tingnan nyo, itong nakat na portion na to. So ito yung gikat ko, tingnan nyo. Oh. Ito guys, tingnan nyo guys. Oh. Ito yung nakat na portion. So for 2 weeks, may healing period sila. So maganda. So kuha pa tayo ng isa. Kasi very last ang singgo nyo mo dito. Tingnan nyo, i-prepare nyo. So ilagay nyo na sa shaded area. Dito ko ilagay. So, get another planting material from Syngonium auritum. Ito guys, ang technique ko rin is kailangan merong naiwan na 2 dahon or 3 para ma-propagate kaagad. Ito, tingnan nyo. Another batch of planting material. So, may aerial roots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, para kung binilang pero 6 leaves pa rin. The same. So ito, meron tayong pot. So importante sa pot, mga kaibigan, is malaki yung butas. So tingnan nyo yung pot ko. Oh. Ang laki ng butas, maganda pag ganitong klase. So ilagay nyo dito. So ready for planting. At saka tingnan nyo. So yung gikat ko kanina, ito yun. Ito yung gikat ko. So nag-iwan ako ng 3 dahon. 1, 2, 3. Para dito na portion na ito is maglabas na naman siya ditong down ito guys, maglabas na naman siya ng bagong mga shoots. So kaya ito yung technique ko, huwag nyong masyadong lubusin pag-cut. Katulad dito, pwede na ito yung cut guys. So mag-iwan lang tayo ng 1 or 2 nodes, it's okay, or 2 dahon, okay na. Oh. So si Joplant ito, usually yung iba nag-inapplyan nila ng cinnamon. Pero ito sa akin kasi hindi ko gi-applyan ng cinnamon or any sealer. Ang importante lang is pag naka-plant yun na katulad dito, huwag nyo muna ilagay sa init. Doon muna sa shaded area para maganda. Ito pwede rin sa dalawa. Dalawahan siya, tingnan nyo. Very last ang itik ko. So 2 halaman. So in one pot, look at this one. So mag-create siya ng last itik or forest effect. So kuha pa tayo kasi maganda pa ang tingnan pag marami guys. So para ubusin na natin ito si Syngonium auritum. And then magdami man din ang mga dahon nito guys. So ito, 1, 2. So 2 pot ng Syngonium auritum, very healthy. So ito yung technique ko ni Joplantito Vlogs. Guys, ang Syngonium auritum kasi sa online is mahal siya sa iba. Pero sa akin is very abundant ang Syngonium auritum na ito. So kaya dito sa garden ko, mas mura lang siya. At saka, madali siyang buhayin ang Syngonium auritum. Just like other Syngonium varieties. It's very easy. So again, ilagay nyo sa shaded area din. Huwag nyo disturbuhin para mag-heal yung mga dahon nyo guys. At saka, itong planting material, ilagay na natin sa balik dito sa area nito. At saka meron na tayong 2 Syngonium auritum at your service sa Joplantito Vlogs. Halaman at kalaman, first time ko mag-vlog this afternoon. Because kayo, plantita at saka plantito, kayo ang bida. You're my inspiration. Thank you very much. See you tomorrow.